Yo, what's up guys? Welcome back ke Anime Online. Dito na naman tayo. At bago na po tayo magpatuloy muli sa mga bago lang dito sa ating channel, mag-subscribe po kayo guys ha, para lagi kayong updated. I mean, i-on ang notification bell para palagi kayong updated. At shout out po kay Kuya Jan Marsan, bago nating kaibigan na nagkita po kami nung nakaraan doon sa Litex Fairview. Sa ako pa ng Fairview yun, no? Be, yung Litex Fairview pa yan, di ba? Quezon City na. So, sa may bandang Litex po. Nagkita kami doon, nagmamadali po kasi siya. Meron po siyang inaasikaso. At meron po kasi siya sa aking binigay na mga points. So, maraming salamat. Kuya Jan Marsan, at nadagdagan na naman po ang ating mga koleksyon. At magaganda po yung mga coins na yung pinagkalob sa akin, kasama doon yung mga error coins, mga frost coins. Ayan po. Ayan po yung aming picture. Nag-selfie lang kami sandali kasi nasa gilid kami ng highway. O ayan. So, shout out po sa iyo, Kuya Jan Marsan. So, ating po magiging content ngayon guys, itong 1997 na 5 piso BSP series coin din to. At ito'y kikilatisin natin guys, no? Gagamitin natin yung lente natin. Kasi para sa tingin ko, ano siya eh, talagang brilliant ang circulated siya. Napakakintab niya at tinitignan ko siya kanina. Parang halos wala po ako makitang gas-gas. Ayan, sa 5 piso na to. Galing din po ito kay Kuya Serapin. Ayan, Kuya Serapin, makakamatuloy po kami bukas at maaga kami pupunta dyan. So ayun guys, makikilatisin natin to. At kung mapapansin po ninyo, ang 5 piso na ito, ito yung 1997 na ginawa sa Canada, sa RCM po, Royal Canadian Mint po ito. Wala siyang mint mark. Ayan po ang palatandaan dyan, ano? Ayan, oh, pansinin po ninyo guys, talagang makinang siya. Wala halos akong makitang gasgas eh, kahit sa kabila niya, no? Pag tinignan natin yun, kahit yung gilid niya, wala ako halos makitang gasgas. So mukhang napunta ito sa, bago napunta sa akin eh, dumaan ito kay Kuya Serapin eh, mukhang napag-ingatan ito, kaya naging ganyan siya kaganda. Yan, napakakinta. Kahit tingnan po natin sa kanyang likod, ayan. At titignan din natin maya maya yung value nito, kasi 2021 na ngayon eh. Sigurado ko mag-update na yung mga value niyan sa NGC tayo mamaya. So, pasadahan muna natin to guys ng lente para makita natin kung talagang gaano kaganda ang bariyang ito. So, ito guys, ginawa ko yung lente ko. Pasadahan natin at kung makisisilip natin yan dito, makikita natin yan kung gaano nga baka brilliant ang circulated ito, no? Ayan. Medyo nang blurry lang siya, pero ayan, oh. Pansinin nyo guys, natural pa yung mga kantuhan, eh, yung mga script, yung mga lettering, yung number, yung si Emilio Aguinaldo. Talagang sharp pa yung mga ano niya. Ayan, oh, yung portrait niya, di ba? Makikita nyo naman kung pag may gasgas na yan guys, eh, kahit video lang ito, ano, napapansin nyo agad dyan. Ayan, oh, yung kinang niya. Kahit hindi nga kalinaw yung camera natin, napapansin nyo po agad dyan kung meron niyang gasgas. So ayan, tingnan natin sa kabila. Ayan, zoom natin. Ayan, oh. Ayan yung kanyang reverse. Talagang wala ako halos makita ang gasgas niya. So para sa akin guys, kung ito, brilliant pa ito kasi wala nga akong makita ang gasgas, di ba? Ayan, so comment kayo guys kung ano ang opinion po ninyo dito sa coin na ating hawak na ito. Ayan, oh. Kailangan nyo kasing masilip para meron kayo maiko-comment at meron tayong mapag-uusapan. Ayan, at lalo nga sa personal guys, kung makikita nyo ito, talagang napakakintab po. Ayan, kitang-kita naman po, di ba? Ayan, sigurado ko yung ganito kagandang coin, talagang pang koleksyon na niya, pang album yan, pang display yan. Napakaganda po ng coin. 1997 RCM. Ngayon naman guys, punta na tayo sa NGC. Okay, pusin nyo yung video guys ha, para makuha nyo yung information lahat. Ayan, world coin price guys. Lagi ko inuulit-ulit yan kasi nga sila yung nagbibigay ng value ng mga barya. Tapos sa silipin lang natin ito guys. So, merong mga
nakaano dito, nakalagay na ayan sa eBay, may mga coin na binibenta at yun ang halaga, $830 China coin yan, ito rin 2,300 at treasure. Mamahal pala ng mga China coin, mga old coin, kasi dyan sa China talaga yung mga silver dyan, yung mga gold na pera nung unang panahon, no? Yung mga dynasty, no? Kaya ganoon na kamamahal ang mga old coin sa China. Ayan, pansin ko lang halos karamihan China, parang tinalo yata yung pera ng US, ano? So ayan, dala natin yung barya natin, 5 piso, hindi rin papatalo ang ating mga barya, syempre kahit hindi pa yan luma-luma, meron na value. 1997, 5 piso. Kaya sabi ko sa inyo guys, pag-iingatan nyo yung mga barya na maganda pa, pag maganda pa, itago nyo na kaagad yan. Siguradong may value yan, syempre pag tumagal ang panahon at na-safety nyo yan ng sa kondisyon na talagang magandang maganda pa, mapapakinabangan yan. Kung siya benta, nasa inyo po yan, pero ako may advice ko sa inyo, mas maganda meron kayo niya na itatago, kasi pride nyo yan sa sarili nyo, di ba? So ito loading lang, pero ito po yung 5 piso na yan. Ito, diretso na lang tayo dito sa table niya. Ayan, o ayan, lumabas na. So ayan yung ating pera, no, 5 piso na BSP coin. Punta tayo sa 1997. Ayan. Ayan, doon naman kasi tayo magpo-focus. Ayan, 1995, 1996, and 1997. Struck at Royal Canadian Mint. Ito po yun, no? Siya yung nasa unan. Ayan, so scroll natin, ha. Sundan nyo lang, guys. At alam nyo naman na siguro tumingin dito, eh, no? BF and XF, ayun yung value, 0.30 na at $0.70. At pag tinuloy nyo, sa grade na 60, $1 na po. At sa 63, $1.80 na. At sa pinakamataas, sa pinakamaganda, $2.50 na. Maganda na ang value nito ng 5 piso na RCM na to, guys. So ayun po, guys, malinaw po tayo sa value, ha. Kapag 65 ang grade, ayan po ang kanyang value, $2.50 na. So kumpitin nyo yan, guys, sa 48 pesos. O, di ba, maganda na ang value. Yung sumunod na 2.50 din, yan po yung 1997 na merong mint mark. So pareha lang po sila, halos sa, siyempre, ano yan, eh. Yung may mint mark yan, dito yung ginawa sa atin. Ayan, so, ayan po. At sana na bigay natin ng maganda ang information sa inyo, guys. At sa mga bago lang po dyan, ha, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para palagi po kayong updated. Ngayon po, guys, ang kabuuan natin, kunting tapos na po tayo at maraming salamat po uli. So until next time po, God bless you all. I'm out.